Next question po galing kay Ms. Christine. Tama lang po ba na yung duties and taxes and yung amount ng letter of credit sa supplier yung ilalagay sa purchases? Di naman po ba yun pinagbabangga ng BIR kung hindi yung tax base yung ilalagay mo as purchases ng importation? Kasi di ba pag nag-bill yung broker and freight forwarder, andun ulit yung brokerage fee and wharfage. Tapos sa billing ng broker or freight forwarder, meron ulit patong na VAT less withholding tax. Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito, importation. So, pag nag-compute yung BOC ng VAT, ang basis ng BOC, hindi invoice amount. May sarili siyang computation. Meron siyang fixed or variable. Yan. Ibig lang sabihin, kung ang nakalagay sa resibo ng supplier mo ay 100 pesos, pero sa database ng BOC, ang nakalagay ay ito ay 120, ito ay 110, pesos, ang basis ngayon ng VAT, ito. Of course, ito yung binayad mo sa supplier mo eh. Ito yung computation. Hindi magbabalanse yung VAT mo. Kasi ang VAT mo, base sa 120. Diba? Ito yung magiging base ng VAT mo eh. Ito yung 12%. So, hindi magbabalanse. Sa ano ilalagay mo? Yung totoo. Ano ba yung totoo? Yung invoice amount. Next, ano ilalagay kong VAT input? Yung totoo, yung computation ng Bureau of Custom. E ano ba kasama sa Bureau of Custom? Eh, bukod dyan sa may fixed amount sila, meron pa yung arrastre. Ang dami niyan. Plus brokerage fee. Plus ang dami-daming plus pa yan. Tsaka palang kukomputin uli yung VAT. So, overstated. So, kung ano yung binayad mong VAT sa bangko ng may BOC official receipt yan o yung may accredited agent bank ang BOC, deposit slip, yun yung gagamitin mong VAT input para sa iyong importation. Tapos na yon. Ngayon, at susunod mong tanong is, sir, kasama dito yung computation eh. Kasama dito sa mga, yan, may VAT din to eh. Correct. E di, lagay mo yan, lahat ng VAT dito, lagay mo sa services. Diba? Purchase of services. Hindi naman bawal yun eh. Binayaran mo yun eh. So, ganun ang presentation sa 2550M at saka sa 2550Q. Another question.